Till it's over. Lagi yung tatandaan. So here we go. Last. Ramdam. Salila, sorry, Rakan. Naramdam ko na yung kabado natin. Chill, dalawa. No? Ayun na yung chill eh. Ramdam ko na yung kabado ako natin. Dalawa eh. Ito na eh. Ay! Literally fighting for our lives, mga kaibigan, here in game number 2 of Omega Esports versus RR Hoshi. Philippines versus Indonesia. Taas nyo mga kamay nyo. Bigyan nyo energiya sa Omega Esports. And the combo is Albert, Vin, and Psycho na mag-iikot. Again, grabe yung pagka-multi-roll dito ni Psycho. Of course, the tank support type. Courtesy, masyado malalim sa pag-check ng shrubs. Matadamage dito. Ito, Bruno-Rafa combo, something na hindi na natin masyado nakikita. But in this type of scenario, mukhang gagana with Lemon. Extra sustainability si Heath. Andiyan na nga lang eh. Pinapanood na lang dito yung RQ Hoshi. And Harley nakaka-farm lang si Hajizi. Good magic damage yep. In the early game. Oh man, oh, Omega. Man. Yung maganda sa Omega, ang ganda ng mobility nila Kurt and Haji dito. Tama, tama. Na make the most out of that. Huwag lang kayo mahuli ng isang Wrath of Dryad ni Belleric. Kasi kung maultihan kayo na yun, sabay-sabay na yun eh. Magre-raging sandstorm yep. Si Khalid or ano, vice versa. Trade nila. Oh, pero si Kurt oh, TV! First blood! Oh, binigyan na. Oh, ano, trade. Na-trade. Nauntog si ano. Naibit. Nauntog si ano. Nauntog. Si Kurt TV, sakit. Aray. Nakabungol! Ow! Pero ano, ito yun. Seriously though, yung mga Belleric ng ginagawa ni Lemon, sa early game talaga, hindi talaga siya pumapatok. Nananalo siya, pero sa late game siya nananalo. So, may mga conditions din para maging effective yung Belleric ni Lemon dito. And expect the early game to still be dominated by Omega with these picks. Mm-hmm. Yun talaga yun. Sabi sa inyo. Ano eh. Nasa performance ni Courtesy dito. Kung makakalaban pa nga Omega as well as Yelly Haze. Dapat. Ano, sulit na sulit yung mga feathered airstrike niya dito. With a really strong frontline. A really, para really sa RRQ. Strong. Ang tanong dito is, will Omega, specifically Haze or Haji, gaano sila kabilis magbibuild dito ng Divine Glaive para itaas yung magic penetration? Para mas mabilis yung pagbawa sa RRQ Hoshi. We'll pero, see. Ang Omega, yun nga, oh, feathered airstrike, ginamit dito, Finn na mamuhuli. Turtle, ang pinapaglabanan nila dito, Albert. Kinukuha lang ng farm. Vin, papasok dito. Win by Delivery. Just sa delivery. Pero yung turtle pa, hindi pa nakuha. Pero ito na nga si R7 sa pagpasok sa gilid. Gamit ang Raging Sandstorm. Naka-double kill pa nga dito. Ang RRQ Hoshi. Albert goes for the double kill. What a double kill from Albert. Ayan na. Sabi sa inyo, right now though, ang magandang nangyari doon, yung turtle napunta kay Psycho. Doon sa Rafaela. So at least hindi napunta kay Albert for now. That's gonna lower RQ Hoshi's damage output a little bit. Pero at the same time, magiging mas maasim itong Rafaela na to for the duration of the tournament. And now Kurt, actually kalaban niya nga si R7, mukhang mapalit sila ng lanes. Mas gusto nila ng RQ na si Lemon na kalaban niya ay si Kenji, pero Imperial Justice Heat. Sige na si Heat, mahuli, pero here comes the Feathered Airstrike. Lemon diretso sa likod with the Wrath of Dryad. Naku po! And the nilabas dito ng Belleric. Hinihintay niya talaga doon si Haze and RRQ triple Hoshi. Triple kill! Triple kill na kagad. Five kills para sa Albert. Naku po, ito na yun. Gumagana ang Rafaela with a turtle buff. It really hurts. Kasama pa sila Albert. O nga, sir, ngayon naka-turtle buff. With the orange and the purple buff. Oh my God! Ito, collapse ng collapse yung Omega Esports. Oo. And dun lamang yung RRQ. Pero sana, ang ganda rin ng timing dito ni Lemon eh. As in, siya at saka si R7 yung may trabaho na hanapin dito si Ace. Na ginamit yung Flicker. Galing sa may mid shrub. Ito naman may huli ata ang Justice. RQ si Heath. The burst damage is real. And kulang yung tank ng Omega Esports. Mukhang makukulangan na sa kunat dito. Pero ano, huwag niyo kalimutan na kanina yung RQ Hoshi yung behind. Pero naka-comeback sila. Omega Esports, behind ngayon. Meaning, logic says, sabi ng mathematics, sila naman yung makaka-comeback dito. Sila naman. Kaya. Wala, ano, hindi pa tapos. It's not over. My God.
Ano yun? Law of averages. Wow. Ano yun? May ganun. May ganun? Oh, may ganun? Okay, so, right now, hindi na gagawa yung usual na bullying ng isang Everald. The top lane laban against for OMG. Get one kill on Lemon, finally! And, dahil doon, medyo nag-slow down ang push ng RRQ Hoshi going for R7. Electo final blows, ilalim ng Tore. Hindi makakapasok. And I think ano, the Rafaela pick works well rin kasi yung pag-increase ng movement speed niya tsaka yung sustain na binibigyan niya. Yep. Nakakatulong sa pag-iwas. Nakakatulong sa pag-iwas sa Electo final blow, not to mention yung Harley na yan. Pwede niya i-heal yung tinatamaan ng Deadly Magic right now. Curtizzi though, very, very low, ha, GC. Ayan na nga yung Deadly Magic. Sinasabi ko, inabutan pa ng espada nitong si R7. Makalain mo yun. Mukhang makakataas pa nga dito si R7 with assist. Hindi sapat ang Feathered Airstrike dito ni Hayes. And makakatakas siya. Vin spots out Heath. Gets the stun. Pero wala makaka-follow up dito. But RQ Hoshi in the lead pa rin. Wave cutting in the top lane. And mukhang yung next target nila dito would be the top lane tower. Hindi na makakadepensa ata ang Omega. Malabo na madepensahan itong top lane na to right now without the outer turret energy shields. Grabe. Yung Bruno na ginagamit ng RRQ. Gamit na gamit right now. Turtle buff on the right hero. Pasok with the Imperial Justice. Heat is very, very much in danger. Right now, again, Ghana. Biglang na-realize natin, Ghana pala itong Rafaela. Yeah. Nice rhymes. Pero ang execution ng T5 dito lamang, ang Omega Esports. Pumasok si Hajizi. Oh. Na-burst down si Albert. So, mababaka dito ang RRQ. It works. It works. So, it works. Haji, ang target kailangan niya ngayon. Kailangan hunting nila. Oh. Yun lang pala eh. Si Albert lang pala eh. Si Albert lang hanapin diba? Nila. Hanapin lang nila. And again, it's easier said than done at this point kasi Psycho laging nasa gilid. And again, very hard to get down the timing nitong ano na to, nitong Bruno na to. Kailangan na timingan nyo na wala yung Rafaela ni Psycho. And mahirap. Mahirap. Mm-hmm. Hirap nga. Either siya or si Vin. Mm-hmm. Siya or si Vin lang yung nakabaka. Pero, speaking sa sobrang taas ng damage, siya pa nga, si Vin ang mahuhuli dito, but that's gonna be a stun out of Heath and mukhang masyadong early. Nagpaka ng Omega Esports. Pero alam na nila na ito mangyayari. Si Lemon na si R7 nagagaling sa likod. So si Heath na lang talaga naging sakripisyo. And I mean, ang daming tao siguro magsasabi niya na bakit nag-backout dito ng Omega. Kailangan eh. Kasi sa information na nakita sa mapa, kailangan talaga alanganin eh. Alanganin. Baka ma-wipe out pa nga yung Omega dun kung nagano eh. Kung hindi sila umalis. Pero at least at this point, the gold is only 4K. More than, although parang durog na durog sa teamfight. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalawak yung gold lead. So here we go, RRQ trying to flex out in the jungle. This is gonna be an easy push. I think, mahirap lapitan. Ang sakit ng sa damage ng Bruno. Si Vin, pinag-zone na lang yung ano niya, Imperial Justice nyo. Si Heath mahuhuli doon sa gilid. And si Heath na naman ang mapipitas dito. Godlike! Wala nang kunat si Heath! Ang sakit na ni Albert, sobra! Oh my goodness, natutunaw na lang ang mga Tore sa kanya. And RRQ Hoshi. RRQ! The champions of Indonesia. Lakas ng flex. Curtizzi clear in the minion waves. They're fighting under tower. Sila pa rin ang nasasaktan. It's just becoming a very, very hard game of survival para dito sa Omega Esports. Ang daming control at hindi naman mataas sobra yung damage dito ng isang Khalid at isang Belleric. Pero yung damage na nilalabas ni Belleric pag na-atake, little by little, masakit din yun. As well as, ang dami nilang control. Ang dami so nilang area control. Damage. Oh, nahirapan na pumasok si Haji. Yep. At saka si Kenji. Di rin makamaneobre si Heath, si Kurt. Hindi alam. Wala eh. There's no opening. Level 8 na Jawhead. Imagine mo. Laban sa level 13. Level 13. Ayan. Na Bruno. Napakasakit. Oo. It really hurts. Hindi na dapat pwede mag-set dito si Heath. Na, of course, alam ko, ginagawa lang yung kailangan niya gawin as a Jawhead. But at this point, ang hirap na mag-set. Pwede. Na, pero no choice ka. Kailangan lumaban. Oo, ay, pero ito na ang RQ. Lalaban dito. Legendary pa rin si Albert. Dalawa kagad na pitaas. And that is a double kill for Albert. Omega Esports. Completely surprised by this Bruno Peik and the Belleric combo as well. Rafaela rin. And RQ Hoshi now.
with a 9k gold lead. Omega, susubukan na lang nila, pupusuin na lang nila para makakapit, pero Kenji goes down. The base is going down from 34 minutes to 10. RR!